Magandang araw, masayang buhay. Welcome back sa F Channel. At kung first time mo bumisita sa aking channel, please subscribe and click the notification bell para makapanood ka ng iba't ibang videos about publications and events. For today, we are going to talk about extrajudicial settlement and affidavit of self-adjudication. Kung ano ba ang dapat nating ipagawa kay attorney? Ano nga ba ang pagkakaiba nito? At syempre, kung paano at magkano ang magpapublish ng mga dokumentong ito. So, don't skip and stay tuned until the end para wala kang mamiss na any informations. So now, pag-usapan natin ang pagkakaiba ng dalawang dokumentong ito. Actually, iisa ang purpose ng dalawang dokumentong ito. Parehong ginagamit ito ng mga tagapagmana. Ang extrajudicial settlement of estate ay isang dokumento na ginagamit ng two or more surviving heirs. Kung halimbawa naman na isa lang o solo ka lang na tagapagmana ng iyong pumanaw na kamag-anak, dito na natin magagamit ang affidavit of self-adjudication. Yun ang pagkakaiba ng dalawang dokumentong ito. Ngayong alam na natin kung anong pagkakaiba nito, pag-usapan na natin yung mga ways kung paano natin maipapublish yung ating mga dokumento. Meron akong 4 P's na ginagamit para mas maging madali yung ating procedure. Unang-una kong hinahanap ay ang ating papeles. Kailangan notaryado din po ito. Yun ang pinaka-importanteng dapat na dala natin kung mag-walk-in ka. Kailangan siguraduhin po ninyo na ang dala ninyong copy ay readable. Kasi kung duplicate copy na yung binibigay sa amin, so nagkakaroon po tayo ng problema pagdating sa mga documents. Kuminsan kasi medyo malabo yung mga page number, book number, other details like yung pangalan ng attorney. Siyempre kasi ni-stamp lang po yan. Kailangan lang namin i-check sa original copy ninyo yung mga detalye na importante. If ever, mas maganda kung original copy ang dala ninyo dahil isi-xerox ko lang din naman yon. Para mayroon na rin po kayong idea kung ano yung laman nito. Bukod sa sinabi ko na nga po ang pagkakaiba nito, at least meron po kayong paggagayahan. So, narito na po yung ating sample template. Ang ikalawa nating P sa 4 P's, syempre ang price. 2,452 ang presyo ng ating mga dokumentong ito. We accept cash, pwede din po yung GCash or PayMaya. So, kung alin pong mas convenient sa inyo, pwera lang po yung credit card kasi wala pa po tayong pa-swipe. Sa all-in na yon, lalabas po ang inyong ads ng once a week for 3 consecutive weeks. Bukod doon, yung affidavit of publication na makukuha nyo after lumabas yung ads natin. Kasama din ng affidavit of publication, yung 3 newspaper. Next, ang ating 3 P's, ang proseso. Dito, pag-uusapan natin ang walk-in at online transaction. Sa walk-in, ilalagay ko po dito ang aming address. And dito na po ang ating telephone number. Just in case po na mawala po kayo sa aming area, pwede niyo po akong tawagan and Miss F, nasaan ba ang bulgar? Okay. Actually, halos katapat lang naman po kami ng Santo Domingo Church. Napakadaling hanapin. So, next, ang ating online transaction. So, dito ilalagay ko po ang aming email address. Just in case po naman na meron kayong apps ng Viber, ilalagay ko po dito ang aming Viber number.
Para mas mabilis ang ating transaction, pwede niyo po akong tawagan sa aming Viber. Kung halimbawa man, naipadala niyo na ang ating dokumento, tawagan niyo po ako o ipaalam niyo po sa akin na isend din na po yung documents para magawa ko po to in 20 to 30 minutes. Now, pag-usapan na natin ang ating pang 4 P's. Ang pinaka-importante sa lahat, ang publication. Dito natin makikita yung ating ads na pinapublish. Tandaan, sa unang araw na ilalabas ang ating publication, dapat po meron tayong kopya. Kasi hindi natin maiiwasan, meron mga typo error. So, mas mabuti na po meron po kayong basihan para maging sure na rin tayo, di ba? So, kailangan i-advise nyo po agad ang office, tawagan nyo po kami para ipaalam sa amin kung ano yung ating concern. If ever na hindi po lumabas yung ating ads or meron pong mali sa nailabas. Para maiwasan na rin natin yung pagtagal ng ating ads. Hindi natin maiiwasan yung meron tayong na-omit or na-delete or meron tayong typo error. So, hindi naman po magiging malaking issue yon kasi pwede naman po namin gawan yon ng erratum. Sa erratum, i-indicate namin doon yung detalye na nawala dun sa previous nating ads. So, ganun lang naman po yun. Meron pala akong reminder sa atin, ha? Meron tayong 2 PM cut-off time. So, halimbawang dumating kayo before mag-2, possible na lumabas yung ads mo the next day. Yun ang kagandahan kung halimbawang medyo maaga kang dumating sa office para may publish yung inyong ads. So, that's it, Bulgarians! Sana po nakatulong sa inyo ang aking video. And don't forget to give this video a big thumbs up. Mag-subscribe na rin po kayo and click the notification bell below para lagi po kayong updated sa mga videos na i-upload ko. Always remember, be the best version of yourself. Thank you for watching. Bye!